Okay, game. What's up, mga ka-investa? And welcome to another episode of Conversations with Traders. And today, I am joined by a very special guest. I'm sure kilala nyo siya kung nag-attend kayo sa Trading Cup Defense noong 2018, noong February 2019. I'm here today with Boss Julito, or mostly known as the Vinsoy Trader. Yon. So, Boss, yeah. Kamusta? Kamusta? Okay naman, boss. Shout out pala sa mga ka-investa natin dyan. Sana may matutunan kayo sa ano namin, interview namin dito. Kamusta? Kamusta? It's been a rough month or ano, pero ano, bumabawi pa naman tayo. So, kapit lang, kapit. Tama. So boss, ano, bago ako magtanong ng questions, ano, magbigay ka naman ng short background para sa mga di pa nakakakilala sa'yo sa community. I started trading way back 2015. So, naalala ko pa noong time na 'yon, may client ako na ano na curious ako, ano, may kasi yung trabaho ko dati is ano kami supplier sa electrical industry, so may client kami na ano nagte-trade habang nagtatrabaho, so doon na curious ako, doon nagtanong-tanong ako sa kanya paano yung ganyan sir yung stock market, tapos yun tinuruan niya kung paano mag-trade, paano mag-buy and sell, tapos, yung mga basic lang, tapos yun doon na nagsimula yung interest ko para mag-invest sa stock market. Tsaka yun nagplano kami ni wife ko dati na hindi dati JF ko dati nung hindi pa kami kasal. Yun nag open kami ng account, tapos ginawa namin naglaan kami ng percentage ng salary namin, tapos doon namin nilagay. So yun, so hanggang sa lumaki yung ano namin savings, at yun nung first 2 years medyo lugi talaga, tsaka twice akong na wipe out. Tapos hindi ko pa nasabi sa missis ko, so yun yung mga kanina sa wipe out, tapos yun, so yung nalaman na niya, ala siguro na thankful naman ako na understanding siya. So, ayun, nagpatuloy pa rin kami, nag-fan kami, tapos, ano, doon, unti-unti kong nabawi yung mga losses ko. Tapos, doon, yung time na rin, yung time na yun, nung nagpa-seminar si, ano, si Boss JC, yung Trading Accelerator, ibang klase luckily na pili ako doon na makakuha ng slot, so yun na doon nag-iba yung ano ko, yung trading style ko, doon ko nalaman sa kanya yung paano yung ganito ganyan. Tapos siguro yun yung pinaka ano sa akin, turning point na masasabi ko na nag-improve yung trading ko. So, yun ang background. Oh, tsaka guys, ano, kung first time nilang ano, ma-meet si Boss Julito, si The Vinsoy Trader. Ano siya? Nung Investagrams Trading Cup 2018, top 4, tama ba? Yes. Yun, top 4 sa Trading Cup 2018. Tapos itong recent Investa Pro League round 1, siya yung first runner up. So top 2 siya. That's other than that, mga Investa League, yung mga maliliit, nag-champion. Top 2, top 3. So, very, isa sa mga pinaka-consistent si Boss, ano, The Vinsoy. So, wala. Ayun. Okay, so, alright. So, let's go on to the next question. So, Boss, so nasagot mo na, no? So, bago ka ba nagsimula sa market, did anyone, or nung baguhan ka pa lang, did anyone act as a mentor besides si JC, or more on self-study ka talaga? Self-study talaga. Self-study. Kasi yung ka-JC dati, ano lang, one day event lang naman yun eh. Pero despite of that, marami akong natutunan sa kanya. Kasi iba yung mentor kasi, di ba? Ano talaga, personal coach yun. Sa akin naman, more on self-study lang talaga. Sa YouTube, tapos I came across sa mga vlogs nila J-Tricks, nila Money Growers, yun lang dati.
Tapos yung mga groups pa dati na ano, hindi ko na i-mention yung mga na-hype tayo dati. So yun ang mga napagdaanan natin. Pero ano yun, maganda yun na may mentor ka talaga, honestly. So mas mapapabilis yung ano mo, yung learning curve mo, tapos yun, maiwasan mo yung mga mistakes kasi may experience na yung mga ano eh. So mas maganda na ano, may mentor ka talaga. Sa ano, kahit sa ano naman, kahit hindi sa trading or sa kahit anong field, mas advantage yung may mentor, personal mentor. Tama. Tapos boss, alala ko lang, kasi nung defense mo, nung Trading Cup 2018, yun, kunwento mo na rin eh, yung na-wipe out ka, tapos hindi pa nasabi kay Mrs. kagad. And then, so yun yung first 2 years mo. But, full-time, kasi ngayon, di ba, ano, full-time trader ka na. Nung first 2 years ba na yun, full-time ka na, hindi pa? Hindi pa. May work pa ako nun. Oh, so, despite going through those wipeouts, yung dalawang beses, mahirap yun eh, lalo na psychology, maraming ibang mag-give up na or papaipit na lang. What motivated you to continue, and not only to continue, but to eventually become a full-time trader? Tsaka anong year ka pala nag-full-time? Actually, mga long last 2 years na ngayon eh. Simula nung nag-resign ako. So, 2018, nag-resign ako. Hindi naman siya, ano talaga na, yung decision ko is about sa full-time trading lang talaga. May iba pa akong, ano, isa na yun yung sa ano namin, sa anak namin. So, mahirap kasi dito sa, ano, wala kaming kakilala dito sa Cebu. So, walang magbabantay ng, ano, yung anak namin, tsaka mahirap kumuha ng ibang tao na magbabantay. So na napag-usapan namin ni Mrs. na yun, ako muna yung magano, si mas malaki yung sahod niya dati until ngayon. So nag-focus na lang ako sa ano, sa anak namin. Tapos yun, yung habang pa may ano din, may nandiyan yung full-time trading, so at least paano may ano pa extra na ama ano na tawag dito, may extra fund ba na ano. Pero yun nga eh, sinasabi ko na hindi advisable yung mag jump into full time kaagad, lalo na kapag wala kang ano enough na funds sa kanya. Yeah, swerte nga ako sa asawa ko eh, may ano siya, may stable job, so kahit paano may makakasustain. So pero kung ano, kung kaya mo na talaga, consistent ka na, Why not? Rewarding din kasi yan yung full-time trading. Tsaka kailangan mo talaga ng ano, disiplina, tsaka focus. Hard work talaga yan. Hindi yan madali. Tsaka ano, kailangan nandun yung foundation monetarily sa finances. Dapat may emergency fund. Dapat ready just in case paano pag nagka-losing streak ka muna. Dapat tama ready. Tama yan. So, yun, mga insurance, medical insurance, lalo na ngayon, hirap talaga ng pag wala kang enough na savings. Dahil ng panahon ngayon, mahirap magkasakit. Tama. Ayun. So, tsaka, so hindi ka lang naging, nung nag-leap of faith ka, hindi ka lang naging full-time trader, naging ano ka rin, full-time father, di ba? Yes. Yun, yung solid. Yun, walang choice. Pero, yun nga, hindi ko naman sinasabi na, ano, tingnan natin kung, ano, kung saan ako papupuntahin ng, ano na ito. Depende pa rin. Kung, kasi, di ba, may, after 5 years, baka maisipan mong bumalik sa kung ano lang talaga. Depende lang din sa panahon. Oo. Yan, okay. So ito, let's go ano ngayon boss sa experience mo sa mga competition. So, muna, congrats no at nag-top 2 ka. Thank you. Salamat. Best of Pro League. So ano yung motivation mo? Bakit ka sumali sa Pro League ngayon? Isa sa motivation ko, aside sa maganda yung
ano yung risk reward. Risk reward. Di ba? Oh, sa ticket versus sa prize yung pool, ticket. No? Oh, yun. Parang maganda ano ba, yung risk reward. 1:26 ata, 1:40 nakalimutan ko. So aside from that, malaki ang ano eh, ang nai-improve yan sa ano eh, sa trading style mo eh, saka kasi kapag may ano ka na, 'di ba? Kadalasan pag before tayo mag-trade ng real account, 'di ba, dadaan muna tayo sa virtual. Minsan nga wala nang virtual, diretso na. Pero ang process talaga diyan, virtual muna tapos you find your consistency. Tapos ano, saka ka sumabang sa real account. Saka itong Investa competition, nai-enhance yung ano mo eh, yung trading style mo. So, although virtual lang siya, napapractice mo pa rin yung, lalo na yung ano, yung risk management, di ba? Meron tayo sa rules na bawal mag-all-in. Tapos may ano pa, may time lock pa. So, by that rule na napapractice yung discipline mo, yung patience mo. So yun ang mga benefits na pag sa pag-join ng mga competition. Saka ano nagigage mo yung ano mo eh, yung skills mo sa ibang traders, lalo na kapag nakikita mo yung mga idol mo na nandun sa top. Diba? Nakakaano 'yon, nakaka-inspire 'yon. Oy, si Habulin ko kaya to si Juan. Si ganito. 'Di ba? Malaking achievement 'yan para sa iyo, lalo na kapag baguhan ka. So, 'yun siguro 'yun ang ano, 'yun ang nakaka-motivate sa akin. Tsaka ang iniisip ko parati is tayo mga traders, we are always a student of the market. So, wala sa ano 'yan, wala sa experience 'yan, wala sa ano 'yan sa kung ilang wins na ang nano mo. Kasi anytime, pwede kang bawian ng market eh. Tama. So, mas maganda talaga na i-expose mo yung sarili mo sa ano, sa mga ganito. Ano, practice ka, virtual simulation. Tsaka naniniwala ko sa ano ha, yung virtual simulation, ano talaga yan. Kasi dati, nasa college pa kami, engineering, yung electrical engineering course. So, sanay na kami sa mga simulation, tapos may mga data gagawin. Ano rin yan, ganyan din ang ano, yung sa Investa competitions. Oo. Na nakikita mo yung mga statistics, no? So, I encourage mga newbies na try lang na, no? Makikita nyo yung result kapag kayo, sumali kayo. So yun, actually, nasagot mo na yung next two questions ko. Yung next question ko dapat, ano, since lagi ka sumasali sa competitions, di ba, tas nananalo ka palagi, so parang paano siya naka-benefit sa trading mo? So nasagot mo na, sa risk management, sa execution, sa disiplina, tapos yung next, mag-recommend ka ba para sa mga tao sa community sumali? Nasagot mo na rin. So ano, before ako mag-next question mo, syempre, ano, pa mag-plug la ako ng mabilisan. So guys, as sabi nga ni Boss Da Vinci Trader, highly recommend niya na sumali kayo sa mga trading competitions. Narinig niya yung benefit. So guys, kung natuwa na kayo sa round 1, plug ko na sobrang bilisan. Ngayon, meron ng round 2. And in everything we do, sa Investa, syempre gusto namin na mag-level up palagi, whether kung competition yan, kung event. So what's the biggest way to level up yung Pro League? Edi basic lang, doble namin yung prize pool. So ngayon, same, everything's the same mechanics, pero 100,000 na yung prize pool natin. So mag-start na to sa August 3 hanggang so buong month of August to. And then pakita ko na lang din yung mga bagong ay yung mga competition passes. So sabi nga ni Boss Da Vinci, good risk reward ratio to. Yeah. So ito parang 1:50 or something. So baka may talo diyan. Oo, so baka may mag si ba 350 lang may chance to win 50,000 ka na. Tapos may access ka pa sa features. So, ano lang yan? Baka may magtataka, ba't nag-increase ng 50 pesos yung competition pass? Well, okay lang kasi in-increase namin ng 50,000 yung prize pool. Ayan. So, yun yung dahilan. Tapos, may bagong competition pass, di ba? Yung champions pass. Basically, kapag champions pass kinuha mo, you will have 1 month access to all of the defenses ng top 1. Yung mga champions yung trading cup, yung mga VOD nila,
maano may access ka dun 1 month. So makakatuto ka. Tapos lahat ng mga features and video access nito, yung 1 month, mag-activate yan kapag nag-start na yung competition. So guys, sali lang kayo sa Investor Pro League. Lagay ko lang yung link, di ba, sa caption kung paano sumali. Okay. So of course, before I move on to the next questions, boss, ito, very important. So sasali ka ba sa Investor Pro League Round 2? Oh, basta ano, kasi yan naman ang aim natin eh, makahikayat ng mga bagong traders, ma-promote yung ano natin. Dapat part din tayo ng ano, yung advocacy na yon. So by siguro depende na lang din sa ano ko, pero gusto ko talaga sumali sa mga competition eh. So why not, di ba? Kung makakreate naman yun ng impact sa buong trading community, why not? Yun, solid. Okay. So, stop share ko na. Balik ka tayo sa atin dalawa. Okay. So, yun guys. Invest sa Pro League Round 2. Lagay ko lang yung link sa description kung gusto yung sumali. Alright. So, ito boss, for my next question. Since pag-usapan natin nung sa journey mo, yung na-wipe out ka ganyan, what would you say was the reason kung bakit ka na wipe out dalawang beses? What was your biggest trading mistake during those times? Tapos paano mo siya na address eventually para makabawi? Kadalasang mga mistake ko dati is yung pag-all in, yung walang risk management. Which I will discuss later yung kung anong stock na yun. Normal naman yun sa trade, sa mga traders, pero dapat hindi mo parating ginagawa. hindi mo dapat hayaan na matunaw yung capital mo. So importante talaga ang risk management. So yung ginagawa ko kapag sunod-sunod yung drawdown ko, nagpo-purge muna ako ng siguro mga 1 day, mga ganun. 1 day lang ako, dapat ano yan. Kasi day trader ako. So yung iba nga umaabot ng months. So, depende na yan kung paano mo ma-absorb yung psychological effect nun. So, ako, 1 week ako nag-purge or nagpapay nga pag losing streak ko. Oo. So, yung mga ginagawa ko, may mga extra activities outside. Siguro yung mga... dati kasi gumagawa ako ng mga artworks eh. Mahilig ako sa mga paintings, gano'n. Yun ang ginagawa ko kapag ano, kapag na-stress ako sa trading, gumagawa ako ng mga commission artworks. May mga clients din na nagpapagawa, gano'n. So, na-re-relax din. Na-relax. At saka nababawi yung mga losses. Yun, nababawi sa commission. Tama. So, find a way lang na ma-disconnect yung ano mo, na mo. Kasi kapag ano eh, kapag iniinda mo yung, di ba, yung mga frustrations mo, di ba, ba't mo tinake yung trade na yon, di ba, hindi ka makakamove on. Oh, nagre-regret ka lang eh. Oo, tapos nagre-revenge trade ka. Oh. Yun ang pinaka, may mistake ka na nga, dinadagdagan mo pa, wipe out talaga. So, yun, better stay out muna, relax lang. Especially ngayon. Kasi honestly ako ha, simula noong March, sunod-sunod talaga yung drawdowns ko eh. Honestly. Saka ngayon, slowly recovering pa rin ako. So, yun talaga. It is what it is. So, tanggapin natin na gano'n ang market. So, wag lang tayong susuko. So, gano'n. So since na-mention mo na yung trading psychology, ito may question ulit ako na related sa competition. Kasi, di ba, hindi ko alam kung nakita mo, nung Sunday, nag-post ako kami ng nag-trade dissection kami ng mga trades on top 3. Mm-hmm. So nadaanan natin yung mga winning trades mo. Tapos, kasi nung start ng competition, di ba lumabas si Merrymart, yeah. Merrymart, tas nag-ceiling ganyan, tas yung iba up 30K, 40K, ganyan. So first, 3 days pa lang, up ka na 30K, di ba? Tapos, yes. ang alam ko, hindi mo na-trade si Merrymart ceiling. Yeah. Di ba? So, hindi mo na-trade si Merrymart ceiling. Yes. But despite that, nag-top 2 ka pa. Di ba? So,
Marami kasi, ay, ano ba yan? Up na sila 30K ako. Down pa ako 500. Magki-quit na lang ako. Advantage na. Diba? Oo, laki na ng agwat eh. Magki-quit na lang ako. Pero na-notice ko sa'yo, parang nag-grind ka, diba? Pa unti-unti yeah, habang maka-top 10. So, ano yung, paano yung psychology mo noon na, ay, ang laki na ng taas nila. Ano, buti hindi ka napakwit. What was your psychology knowing na yun yung situation na ang laki ng kailangan mo habulin? Yun nga, nung first day na pansin ko, uy, ang laki ng inakyat. Parang nawalan din ako ng time na yun, ng focus. Pero yun nga, sinasabi ko na lang sa sarili ko na anytime pwedeng bumaliktad yung market. So, may time talaga na mag-pull back yung stock. Ganun. Tsaka, kasi hirap na kasi habulin eh. Pag, lalo na pag ganun. Tsaka, pero ang sabihin mo, virtual lang naman yun. Ba't hindi ka humabol? Hindi pa rin eh. Hindi pa rin pasok sa ano ko eh, style ko. So, hindi na ako humabol. So, naiwan ako na tatlong araw yata, no? Na nag-sailing. Oh. Ah, well, tatlo, tas yung fourth day up 30%, tas wala na, nabuhusan. Oh, yun. Tapos hindi ko na hinabol. Doon na lang ako nag-focus sa ibang place. Kasi mostly mga bounce place ang ginagawa ko eh. Tsaka, hindi pa ako masyadong sanay sa mga momentum tsaka yung mga high risk na momentum na lumilipad. Hindi ko talaga hinahabol yung yun ang mga ano ko, mga weaknesses din ko. Yung bumibili sa breakout, ganun. Hindi pa ako sanay sa mga ganyan. So, yun lang. Ang ginagawa ko, focus lang talaga ako sa kung anong system na doon ako ano, malakas. So, na-trade ko yung mga bounce. Di ba, yung bumagsak yung remark, naalala ko, nakasalo ako noon eh. Tapos bounce lang, quick bounce lang din yung na-trade ko noon. Pero hindi ko nasakyan yung mga ganun. So, pero hindi naman natin ma-discount yung mga ganyan na events. Ano din talaga, 50-50 ang chance mo dyan na, ano, na manalo kapag ano, umabol ka sa mga high flyer na yung nagsisiling. Oo. So at least yun, hindi ka na FOMO. Tsaka na miss out mo nga, pero I mean syempre masakit no, kahit ano, ako di ko na talaga nakuha si Mary Mart, 'di ba? Di rin ako humabol. Pero at least, 'di ba? Even though hindi mo nakuha 'yun, di ka na give up. Naniwala ka sa system mo. Yes, una muna, mahirap ma-FOMO sa ganyan. Pangalawa, hindi ka din sanay. Tama. At least, 'di ba? Di ka humabol, tapos yun na mo lang yung sistema mo and ano eh, siguro naiintindihan mo din na 1 month pa yung competition eh. First 3 days pa lang yun eh. So malaki pa yung oras. Kasi a big part of trading, kasi ako, pinapanood ko yan eh, yung mga rankings. Na-notice ko, maraming nag-top 10. So top 10 to top 15, yan, mga nakakuha ng Mary Mart to top 20. Pero, marami, or kasi top 10 lang, marami sa top 10 nung first week, siguro mga kalahati doon, wala na doon. Or mga pito doon. Kasi, yung important, di ba, boss, hindi lang yung pag-make ng profit, pero yung pag-keep din ng profit, di ba? Tama. Importante yung, ano, kapag gain na, protektahan mo rin yung gain mo. Huwag mo nang hayaan na bumalik sa entry price mo, tapos na nalusaw pa yung gains mo. Kasi, yun naman talaga, walang stock na diretso-diretso yung akyat mo. Magpo-correct at magpo-correct talaga yan. Yan ang isa sa mga natutunan ko sa dati. Kasi mahilig akong mag-chase dati ng mga ceiling play. Pero ngayon, wala, iniwasan ko na. Ano. Pero pag mga ganyan, ano, trade ka lang ng maliit na amount. Yes. Kung hindi mo talaga mapigilan na sumakay. Pero yun nga, always manage risk talaga sa mga ganyan. So, protect your profits, ganun. Lagay ka ng trail stop mo kapag ano, na-hit na yung trail stop mo, out ka na. Yun lang naman. Kasi yung si top 1, grabe na. Ano talaga niya, na-manage niya na ma-keep yung profit niya sa Merrimart. Tsaka yun naman talaga dapat eh, kapag nag-profit ka na, huwag ka nang maging greedy at saka na sell on profit na talaga. May time talaga na darating na dapat mag-sell ka na. Lalo na pag mga ganyang mga galawan. Mabilisan lang yan. Huwag ka nang maghintay na mabuhusan. So, yun talaga dapat. Ano. Tsaka,
i-manage mo lang dapat na ano. Kasi kahit nag-gain ka na, applyan mo pa rin yan ng risk management. Oo. I-move mo lang yung ano mo, yung 'di ba, yung entry price. 'Yun yung straight trail stop mo. Risk management pa rin yan para hindi makain yung ano, yung gains capital. Oo. Tama. So yun guys, ano yan ha? Tips from one of the winners yan. So sa mga sasali, dapat na take note niyo yan. So ito pa boss, medyo trading, actually piggybacking on what you said, si Top 1, ano rin, nakuha, biggest trade niya si MM, pero hindi niya nabenta sa fourth day, nung nag 450. Binenta niya actually 335. So pati siya, hindi siya top 10 kaagad, nag top 20 o top 25 muna siya. Tapos yun, ano rin, bounty-onty din siya, ano, bumanat, bumawi. So yun guys, very common theme sa top 2 natin. So ito naman, marami kasi rin na minsan na kung especially kung umabot sa top 10 na nahihirapan, parang emotionally nahihirapan kasi ako, ito na ako, top 1 na ako, top 5 na ako, dapat di ako mawala or hala from top 3 nag top 12 ako, 'di ba? Paano yung psychology mo doon naman sa rankings? Titignan mo ba yung rankings o parang okay lang yan, ano, kaya pa to bumawi, focus na ako sa trading. Paano yung approach mo doon? Yung sa akin, from time to time, tinitingnan ko naman siya, pero hindi ka dapat doon mag-focus sa, ano, sa ranking. Kasi, yun nga, nakaka-affect yun sa trading decision mo. Na, uy, si ganito, 1,000 na lang yung lamang, tapos, yun, dapat mag-trade ako ng isa. Ano yun, kahit wala sa setup, pinipilit mong gumibili para makahabol. Yun, isa yun sa dapat iwasan na ano. Tapos pag may ano naman, hindi ako, kapag lumamang ka na, hindi mo na ako magte-trade. Mas naging complacent ka, nahabol ka nung ano mo. So, ganun talaga dapat, ano, i-focus ka pa rin sa trade mo. Huwag kang tingin ng tingin sa mga rankings. So, nakakadagdag ng pressure ng mga rankings. So, yung may time nga nung ano yung malapit na yung ano agwat namin sa top 1. Yun, ginawa ko yung ano, trinay ko talaga hinahabulin siya pero yun nga yung napansin niyo yung ano yung last 2 days lumaki yung drawdown ko noon. Yun ang mistake ko doon. Hinabol ko siya. Pero yun nga, hindi nag-materialize yung losses ko. Napa-out talaga ako. I think mga tatlong trade siya yata yung scratch trade. Tapos yun, malaki din yun. Yung commission, may commission kasi. So, may drawdown talaga. So yun ang isa sa mga mistake ko din. Try kong humabol, gano'n. Manage list lang. Yun. So guys, sa mga gusto sumali sa round 2, dapat nagno-notes kayo ngayon. So ito boss, so yun na, that's for the experience mo sa competition. Thank you for sharing ito. Probably, but this is, ito yung favorite part ng marami sa conversations with traders. So boss, can I ask you to share your most unforgettable trades? So isang gain, ano, parang ilan, tas kwento mo ilan percent kinita mo, ba't mo binili, saan mo nabenta, tapos isang loss na most memorable. So pwede ka mag-share screen ngayon para ano spot natin yan. Sige boss. Aldela. Una tayo sa ano boss, sa loss muna? Sa loss. Sige. Sige, sa loss muna para ano. Pa-share na lang boss ano screen mo. Sige. Okay na boss? Nakita na? Ay, hindi pa. Hindi mo pa na kiklik yung share screen sa Zoom. Yun. Share. Yun. Yan. Kita na. Yan. Yan. Ito yung tinatawag nila na Burj Khalifa na tower. naalala ko tong time na to, dito ako bumili sa ano, pangatlong candle, yung sa 70 to 80 na range. Dito yun, naalala ko pa yun eh.
Tapos yun, after 3 days, boom. Biglang nagbuhos. So that was almost 2016. Ano 4 years ago. 70% gain, loss. That was May 18, 2016. So dito na wipe out yung account namin sa ano. Nag-all-in ako dito. Tapos, hindi ko talaga, tapos sinintay ko pang mag-bounce. Uy, patay na. Kasi dito, wala talagang ka-bounce-bounce. Oh. Kita mo yung price dito sa ano, after 4 days later. Oh. Wala na. Tapos, ilang months pa to. 46 days. Hinintay ko talaga to na mag-bounce. Tapos hanggang nangyari itong bounce na ito, hindi pa rin nakabawi. Tapos nung nag-bounce na to, binenta ko na lang. Yung ano, loss pa rin yun. More than half na loss. So, ano boss, bakit ka napabili dun sa 70 to 80? Na-FOMO ka ba? Na-hype ka ba? Na-FOMO ako tulong. Kasi itong mga ceiling place ba to, ito yung dumali sa akin last, mahilig akong sumabay sa mga ceiling place. So, tsaka ang parang may hype din yata to sa mga dating grupo ko ng nasalihan. Na-hype din tong stock na to. Yung Altera pa siya dati, ELT yung symbol niya. Yun nga, baka isa tong hype na to, yung PhilLab na corporation. Sana hype ako dito, tapos FOMO, yun. Walang system, ganun pa. Biglang buhos. Yun, samahan mo pa ng broker na nagluloko. Patay, hindi ka na nakalabas. Kasi yun talaga, pag once na nabuhusan ka na tapos hindi ka na nakasell, 'di ba? Wala ka nang na stock up ka na sa ano mo, upuan mo. Paano ko ba 'to isi-sell yung negative 30 tapos 'yun, hahayaan mo na lang na ano, long term na 'to. Long term na this. Ayun. Ato, saka long term. Sa ngayon, dose na lang siya ngayon. Wala na. Di na nakabawi. Wala na. Ano, halos yung kalahating dekada na, di pa nakabawi. Ito yung dangerous sa trading kapag wala kang talaga proper risk management. Wipe out talaga. Tsaka mahirap yun. Yung boss, yung ilo long term ko na lang to. Kasi nalala ko, kung nabasa mo ba yung book na Reminiscences of a Stock Operator? May part doon si Jesse Livermore, parang kung pumasok ka sa trade or sa isang stock as a trader, huwag ka lumabas as an investor, di ba? Huwag ka maging investor bigla. Kita mo, kung naging investor ka dito, wala. Investor na lang. Kailan pa babawi yan? So, important talaga yung risk management. Tama. Tama. Tsaka, iwas-iwas din sa mga hype. Tsaka, sa mga marami kasi ngayon lalo na ngayon kapag di ba? Mahirap ang ngayon, daming nang hype. So ito yung isa sa mga hindi makakalimutan ko yung tsaka may isa pa yung dati Davin na trade. Davin na stock. Actually doon ko nga pinangalanan yung anak ko Si Davin. Ano to, most memorable loss ba to? Loss pa rin yun. Doon ko na yung time na yun nakasabay ako sa akyat niya. Pakita mo yung chart. Medyo matagal na rin yan yung kakasimula ko pa lang. So, mga 2015. Dito. Ito, itong candle na to. Dito, itong October 9. October 9, 2015. Naalala ko to dati. Nakasabay ako sa low niya. I think sa 2 above yata 'yon. Tapos muntikan siyang mag semi-ceiling siya. At saka 'yon, first time ko 'yung naka-experience na ganun na nag-gain ng isang araw na almost 20% up, ganun. Tapos ang after nung 3 p.m., malapit na mag-close,
yun, naka-feel ako ng grief noon eh. Oh, magsisilang niya to, sisilang siya. Tapos yun, nangyari yung 3 p.m. magic na sinasabi nila na biglang buhusan, bang, 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 ah, atay. Hindi pa rin ako naka-react noon. Gagamit ko pa rin yung broker na nagluloko. So, yeah, naiwan na naman. Tapos, yun, lost. Ilan ang binabaan ito. So, nung time na yon naka-feel ako ng grief. Tapos, nung bumalik sa, ano ko, sa entry price, fear naman ang na-feel ko noon. Diba? For a matter of seconds lang. So, yun nga, hindi ko makalimutan talaga yung ano na yun. Fear at saka grief na ano. Saan niyari? Naging loss pa ba yan? Loss na to. Na napabenta talaga ako noon. Kahit na negative 15 ba yata yun. Basta loss ako noon. I end up loss noon. Kung pagkabalik doon sa break even, hindi ko nabenta yung na slippage, tapos slippage pa, wala na. Di ito yung mga stock dati ng mga nilalaro, mga tan eh. Mga walang magawa sa market. Basa nyo yan, yung mga ano, walang magawa sa market. Biglang ipapump, tapos i-dump, ayun. Naalala ko yung di ba dati may mga nagsisiling, tapos may ano, biglang nag-fade, hindi nagsusustain, yun. Sabi yun. Pero dati pa yun, no? Noong mga 2016? Ay, nitong ano lang, itong last week, di ba? May mga sunod-sunod na tama-tama, sila TBGI, MRC. TBGI, MRC. Yung nag-open down 15% kagad, si TBGI ata yun. Eh. Oh, delikado yung mga ganun. Mga walang laman, walang kwento na bigla na lang pinump, no? Para sa ano lang yun, mga... Ayun, actually, nasakyan ko yung ano, yung TBGI at saka yung ECP bago siya nag-down. Yung dalawa. Pero binenta mo na rin kag same day benta. Tama. Naswertehan ako dun sa TBGI yung nagsiling, benta sa siling. Buti lang, nagbenta ka. Yun, ara talaga mas kapag ano talaga na nasanay ka sa mga ganun. Tapos may mga experience ka sa past. Hindi mo na ulitin. you learn from your mistakes, tama. Tama. Pero kapag ano, newbie pa lang, wag na lang talaga sumabay. Wag na subukan. Wag na ma-experience na maipit pa. Tama. So boss, pa-share naman din ng ano, most memorable trade na game ayong naman. Game na ito. Sino kaya to? Si Haven. Naku. Grabe. Matindi so, pala to si boss, si Haven pala. Dito, naalala ano nangyari dito? Dito ako nakasakay dati sa 80 plus. Tapos, hinold ko siya up to 300. So, grabe. Almost 300. Ito yung naka ano sa account namin. Ito yung nakapagpa-increase ng account namin. Ito, yung Haven. Dito, naalala ko dito yung ano. Ang binantayan ko dati dito, may ano siya, may jockey. Stock jockey. Yun yung binabantayan ko. Naalala ko pa yun si ano ba yun? Si Papa Security. Hindi ko na banggitin. Kasi may mga tatlo yan sila na jockey. So, parang ano sa akin yun, uy, papaakyatin talaga to. So, yun, nag-materialize naman yung mga ano. So, yun, dito ako naka-jackpot trade. Ito ba yung nakabawi sa losses? Ito. Tsaka, nabawi na yung losses, tapos nag-gain, nag-multiply na siya. Yun, so, na nagsimula na. Talaga? All it takes is one good trade, 'di ba, para mabawi lahat ng losses. So. Tapos nag all in ako dito, naalala ko. yung ano, walang masama diyan sa ano sa pag all in, pero dapat ano ka talaga. Kasi darating 'yan eh, yung tinatawag nilang conviction eh. Conviction trade. Kapag ano mo talaga na uy, akyat talaga 'to. Yun, pwede kang mag-uli noon. Pero, yun nga, manage risk pa rin. Pero not advisable sa mga not advisable. Tsaka, yan, double-edged sword. Pwede nga, kumita na malaki. Lalo na kung Haven, tama ka. Pero, let's say, nag-all-in ka sa tuktok ni, ni DNA, di ba? Or ni IS, ni Dito dati, nung nag, So, double-edged sword. Double-edged sword talaga.
yung nakadagdag lang ng conviction sa akin noong dati, yung mga jockey nito eh. Na kahit binuhusan ng binuhusan, inaakyat talaga nila. Kaya yun, isa yun sa mga ano to, na mag-hold. So, yun naman. Yung dumating na dito sa point na ano, may mga weeks na sideways na siya. Wala na. Nag-out na ito. So, yun yung mga isa sa mga memorable plays dati. Marami pang ano, yung mga third telco na mga stocks, mga ganon. May mga nasakyan din dati. So, yun lang. Ano lang talaga, experience lang talaga lang. Kapag ano, baguhan ka pa, expose mo talaga yung self mo sa market. Diba? Sa aralin mo yung iba pang systems na ano naangkop sa market condition natin, lalo na ngayon mahirap yung mga momentum, mga hindi nagsusustain. So mapapaano ka talaga, change gear. So yun sige boss, pa stop share na lang yun. Solid haven, congrats. Stop share. Yan, okay, solid. So, na-share mo na yung mga memorable trades mo. Thank you. So, I guess, yeah. Final two questions para sa'yo before we end the interview. Mm-hmm. So, ano yung mga tips mo para sa mga, let's say, na-wipe out or ano parang words of wisdom or motivation? Kasi naranasan mo na eh. Twice, di ba? Naranasan mo na twice. So, ano yung parang, let's say, may, especially nag-crash yung market, di ba? So, I'm sure maraming tao, malaki yung losses, na wipe out, baka naipit, na gusto bumawi. Pero, niisip na, baka di na makabawi. Ano yung parang message mo sa kanila? Ano yung words of wisdom mo? Being someone na naranasan na nakabawi, tas yun, mas well off na ngayon, ano man sabi mo sa kanila? Well, masasabi ko lang, pwede kang huminto muna, pero dapat meron kang gawin na ma-improve mo yung ano mo, yung system mo, yung psychology mo. Tapos yun na kung may malaking losses talaga na hindi na pwedeng ma-remedyuhan o ano. So siguro ano, sa akin lang back to basics lang talaga yung ano. Aralin mo yung paano ka na nagkaroon ng gano'n na losses, gano'n. Tapos, i-journal mo mga trades mo, sulat mo lahat. Tapos, yun, i-admit mo talaga na nagkamali ka ng entry, gano'n. Kasi, isa yun sa way na makamove on ka. Tapos, pag ano, na-clear na yung psychology mo, na nakapag-forge ka na, naamin mo na sa sarili mo na nagkamali ka. Yun, balik ka mag-trade. Pero in small amounts lang. Gradual yung ano mo, yung approach. So, wag, bawa, na-losses ka ng 50%. Kailangan kong bumawi ng 100%, di ba? Ano, mag-all-in ako para makabawi. Wag ganun. Ano lang, paukunti-kunti lang talaga. Kunti-kunti. Kasi, nagbibigay naman yung market natin eh kapag deserving ka. So kapag ano ka, pabaya ka sa ano mo, tatanggalin talaga yan ng market. Babawiin yung mga losses, yung mga gains mo. Oo. So yun lang. Ang ano ko lang, keep going lang. Kung kailangan mag-pause, kailangan tumigil, pero balik lang. Tsaka i-refine mo yung ano, system mo. Tsaka yun, kung baka may ano ba, may system na hindi angkop sa iyo, doon ka mag-focus kung saan ka malakas. So tulad ko, ano, more on bounce play ang ginagawa ko, mga counter trades. Contrarian ako minsan. So, yun kasi yung pinaka ano ko, yung doon ako nag yung malakas na ano ko. So yun lang, ano lang talaga. Tsaka
wag mong ano, money is just a tool lang yan. Kung may para, may ibang paraan na mababawi, why not? Ba may din lang naman siguro sa trading iikot ang buong mundo. Yeah, learn to accept your mistakes lang at saka move on na lang. So ito, for boss, for the last question. How important does passion play sa trading mo? Kasi I'm sure hindi ka makakabawi sa losses or mag-champion or mag-winner sa mga trading competition natin, mag-top 5, top 3, top 10. How important does passion play a role sa iyong trading? Yun, passion. Yun yung driving force mo eh, kung ba't ginagawa mo tong ano, ba't ka nag-detail, di ba? Yun yung mga, yun yung nagpapagalaw sa iyo na na harapin ng next day na, na ibang opportunity, ganyan ganyan. Ano talaga, passion talaga, para kahit hindi sa trading, kahit saan namang ano, di ba? Ito yung pinaka driving force mo na ano. Tsaka yun yan, kung hindi mo naman masabi na kung passionate ka sa ganito, okay na, mababawi mo na yun. May ano pa rin dapat, hard work na gagawin. Tsaka kung yun yan, kung passionate ka, mas yung learning curve mo, mas mabilis. Mas mapapabilis yung learning curve mo kapag passionate ka. Dinedicate mo yung self mo sa craft mo. Kahit nga ako, magaling ako mag-drawing, pero kung hindi naman ako passionate, hindi ako nag-practice, hindi ako nag-aaral, hindi ako nag-discover ng new techniques, wala rin, di ba? Ganun din sa trading. So, kung passionate pa talaga, marami ka talagang dapat pagdadaanan. So, yun. So, yun. Solid. So, boss, boss Julito, boss the Vinsoy Trader, as known sa community, thank you so much. Wala na akong questions. Sagot mo na lahat. Thank you. And again, congrats, di ba? Congrats sa pagka-top 2 sa Investa Pro League and sa lahat. Comment down below. Salamat, Boss Julito or Boss the Vinsoy Trader. Comment you down below and hopefully makita namin kayo lahat sa Investa Pro League Round 2. So again, Boss Julito, maraming salamat po. Thank you. Salamat for it's my honor to give my insights para sa mga ka-investa natin dyan. Shout out sa lahat ng mga ano ka-investa. Shout out sa lahat. Okay, boss, maraming salamat ulit. Bye-bye. Okay. Kita-kit sa next Investa Pro League. Yun. All right. Sige, boss. Tsaka sa Trading Cup 2020. Abangan na. Yan. Teaser na lang. Oo. Tama. Sige, abangan. Ay, salamat, boss. Salamat, boss. Thank you.